Ito nga pala yung part 3 ng video na hindi tayo nakapagpadala sa Pinas. Kaya ngayong araw to ay samahan nyo ang magpadala at pumunta sa lugar kung saan tayo pumunta dati. Bala dito ngayon napapatakbo na kaming lahat dahil sobrang late na nga namin nagising. At yung train na sasakyan namin ay 7:30 daw darating. Medyo nakakapagod nga na tumakbo. Kaya yun, hingal na hingal kaming lahat. At nakarating na nga kami sa may train station. Buti na lang mga karepa, hindi pa dumarating yung train. At ayun no, nakita namin yung mga kasama namin na una sa amin kanina. Kala nyo ha, mauuna kayo ha, sabay-sabay tayo. Buti na lang mga karepa, nakaabot kami sa oras. Mga ilang minuto lang ay naririnig na namin ang pagdating ng tren. Kung mapapansin nyo nga ay kung sa atin ay napakahaba ng tren, dito ay ganyan lang. Bibihira lang kasi mga sumasakay dito ng tren dahil halos karamihan ay may mga sasakyan. At pagkahinto ng tren ay agad kaming sumakay. Sa wakas nga mga karepa, for the first time makakasakay na tayo ng tren nila dito. Pagpasok ko nga ay nabigla ako at napakaganda pala ng loob ng tren na to. Akala ko nga old train siya, nung pala hindi. Sa labas mukha siyang luma pero dito sa may loob ay napakaganda pala. Napakalinis at the aircon pa. O ayun na mga karepa, pabiyahe na tayo. Tumitingin nga ako sa mga labas para tignan kung ano mga nadadaanan namin. Medyo konti lang yung mga bahay at maraming mga puno. Pinakagit na to kasi mga karepa at malayo sa may highway. Bago nga tayo makarating sa ating pupuntahan, marami pa tayong mga lugar at station ng tren ang madaraanan. Akala ko nga ay libre yung pamasahe sa may tren. Noon pala, merong bayad. Lumapit na nga sa amin yung konduktor. Ang galing ng train nila dito, no? May konduktor. Malabos din pala to. At ayan na mga karepa, nakapagbayad na kami. Pagsilip ko nga sa may orasan ay 8:42 na. Mayigit isa't kalahati pala ang biyahe namin. Pero hindi humihinto yung train, agad kami makakarating. Time check nga mga karepa, mag-alas 9 na. At sa wakas ay nandito na rin tayo. Kaso nga lang mga karepa, umuulan. Wala pa naman tayong payong. Paano kaya nito? Paghinto na ng tren ay nagsipagtayo na kami lahat. At para bumaba na, pagbaba namin ng tren ay sa underground naman kami bababa. Tignan nyo mga karepo, para sa atin din to, kaparehas lang. Pag-akit na nga namin at nakalabas na rin kami, biglang lumalakas ang ulan. Pero okay lang yung mga karepa, naka-jacket kami at meron kami pantong sa ulo. Bibilisan na lang namin yung aming lakad. Tapos ngayon dumaan pa ulit kami sa may isa pang underground. Siyempre, ano pa ba, edi aakit ulit. Pero okay lang yung mga karepa, kahit malayo pa yung aming pupuntahan para mapagpadala, sanay naman kaming lahat lumakad. Dahil nga nung nag-a-apply kami pa-abroad, mas malayo pa talaga yung nilalakaran namin at sobrang init pa nun. Kaya sa ating mga Pinoy, basic lang yon. Saka nga pala mga karepa, hindi rin tayo maiinip sa paglalakad dahil sulit naman yung pagod natin mga karepa dahil napakaganda ng paligid. Kaya enjoy na enjoy kami at para na rin kami namamasyal. Pero bago nga pala tayo magpadala sa Pinas mga karepa, magwi-withdraw muna tayo ulit ng sahod natin. Dito kasi ay meron limit. Hindi mo kasi mawi-withdraw ang lahat ng sahod mo. Bali hati-hati lang ang pag-withdraw. Kaya need mo talagang bumalik kinabukasan. Dahil nga nakapag-withdraw na tayo, ay hahanapin naman natin kung saan tayo magpapadala. Ang kaso nga lang mga karepa, sinaswerte kami, biglang umulan at sobrang lakas pa. Kaya ayun, nakisilong muna kami. At isa pa doon ay napakahina ng signal dahil nga umuulan. Sabi kasi ng mga kasama ko ay meron silang alam na mababa ang charge ng magpapadala at mataas daw ang palitan ng pera doon. At kahit nga basang-basa kami at sobrang pagod namin sa paglalakad, napalitan yun ng saya. Dahil ang mapapadala natin sa Pinas ay medyo malaki at sakto na. Dahil medyo lumalakas ngayong ulan ay sumilong muna kami para mag-search. At ayun mga karepa, nakita namin kung nasaan yung lugar na sinasabi nila kung saan kami magpapadala. Kaya kahit nga na malakas yung ulan ay sumugod ulit kami para hanapin agad yon. Nakita kasi namin sa may map na malapit na lang kami. Kaya yun, binibilisan na lang namin yung lakad namin. At sa wakas, nakarating na rin tayo at sa may MoneyGram tayo magpapadala. Pagpasok ko ay nagulat ako, nandito pala yung mga kasama namin. Dito rin pala sila magpapadala. Balik kami dalawa pala ni Mark ng Bayoko. Nagtira lang kami ng pambili ng pagkain namin. Yung pwedeng sumakto na sa isang buwan. Ang dami kasi namin bayarin mga karepa eh. Kaya kailangan makapagtipid para mabasbawasan yung mga utang sa Pinas. Kaya medyo gipit pa tayo at hindi tayo makakapag-ipon. Pero pag nabayaran natin yung mga karepa, sigurado makakapag-ipon na tayo. O ayun na mga karepa, at ang pagpadala na rin kami ng mga kasama ko sa may Pinas. Pero hindi pa pala kami uuwi mga karepa, pupunta pa kami sa may bilihan ng mga pagkain. Dahil nga hindi pa namin alam ang lugar na to, buti na lang ay merong mabait na delivery rider at siya ang napagtanungan namin. Tol, thank you, ingat sa biyahe ha. Sabi nga ni kuya ay medyo malayo pa daw yung pupuntahan namin, pero kaya naman lakarin. Fast forward nga ay makalipas ang 10 minuto ay nakita na namin yung mall na bibilihan namin ng mga pagkain namin sa pang-araw-araw. Sakto nga rin ay nagugutom na rin kami ng mga kasama ko. At sabi nga nila ay kumain daw muna kami at mamaya na kami bibili sa may mall. Ako rin nga pala nagaya sa kanila dito kumain sa may KFC. Dahil sabi ko nga sa kanila ay unlimited dito yung drinks at sulit talaga yung babayaran natin. Pagpasok nga namin ay umorder na kami. Habang hinihintay namin yung order namin ay binigyan kami ng mga baso at uminom daw muna kami. Tatawagan na daw kami after 15 minutes. Fast forward nga ay lumabas na rin yung order namin at kinuha na namin. O ayan mga kasama, makakain na tayo. Gutom na talaga kami mga karepa. Kaya na pa kami naglalakad ng napakalayo. At siya nga pala mga karepa,
Gusto ko nga pala magpasalamat sa mga followers ko sa may TikTok na patuloy na sumusuporta sa akin at nagpapalakas ng loob ko para ipagpatuloy yung pagbablog ko. Sobrang natutuwa ko at napakasarbasahin ng mga comments and chat nyo. At thank you rin sa mga followers ko sa may Facebook page ko. Maraming salamat na hanggang ngayon ay patuloy kayong sumusuporta at nagmamahal sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At ito na mga karepa, ubos na rin yung drinks natin. Kaya ayun, mag-refill na tayo. Nakakahiyaman bumalik-balik. Pero hindi eh, unlimited naman to. Kaya wala silang magagawa. Diba mga karepa, kaya dito nga kami kumain kasi unlimited. At dito nga ay tininyo si paring Andaya. Palingon-lingon siya kasi meron siyang ilalabas na kanin. Dapat talaga hindi siya bibili dito dahil meron siyang baon. Ang kaso nga lang nahihiya siya kaya ayun, bumili na rin siya. At sabi nga ni paring Andaya, hati-hati na lang daw kami dahil konti lang daw yung dala niyang baon na kanin. Natatawa nga kami mga karepa dahil yung mga tao dito pinagtitinginan kami. Siguro sabi nila Pinoy ito. Pero okay lang yung mga karepa, hindi naman nila tayo kilala dito eh. Bahala kayo dyan, basta kami kakain. Okay na mga karepa, dahil naubos na naman, refill ulit tayo. Okay lang naman mga karepa dito yung mga gayton soft drinks. Mababa yung acid nila at hindi ganun katamis. Parang yung Coke Zero lang, ganun siya mga karepa, medyo matabang. Pero syempre, mamaya pag uwi natin, iinom ako ng maraming tubig para mailabas natin agad. Grabe, hindi ko na mabilang kung nakailan ako dito eh. Basta ang alam ko lang, kuha lang ako ng kuwat, inom ng inom, sulitin natin yung bayad. Pero dahil nahihiya na ako, nagpakuha na ako kay Mark. Kaya na po kasi natingin sa akin yung tao dun eh. Nang natapos na nga kami kumain, nagligpit na nga kami at tinanong ko muna sila kung nakailan sila. Sabi ko kay paring Jason, nakailan siyang soft drinks. At ang sabi niya, nakatatlong balik lang daw siya. Tapos si paring Andaya naman daw, nakasampung balik. Hindi, joke lang, nakaapat lang daw siya. At si paring Remo naman, nakatatlong balik lang daw siya. Eh si Mark kaya, nakailan? Grabe si Mark ko, nakaanim daw siya. Dahil nakapagpahinga na rin kami ng ilang oras, ay lumabas na rin kami. Didiretso na kami sa may mall para makabili na ng aming mga pagkain. Dahil nga nakapag-grocery na ako ng isang araw, ito lang yung mga bibilin ko. Dahil okay na ang lahat, dumiretso na kami sa may counter para makapagbayad na. Para makauwi na rin maaga, dahil mag-aalas stress na mga karepa. Siyempre, pabalik sa may train station, maglalakad ulit kami ng napakalayo. Nang nakarating na kami sa may train station, ay chinek na namin kung anong oras ang alis ng train. Pauwi sa lugar ng aming accommodation. Tapos punta na sa may counter para kumuha at bumili ng ticket. Sakto nga mga karepa, nakaabot kami at 20 minutes na lang makakaalis na yung trend. Grabe yung day off namin, no? Wala talagang pahinga. Pero okay lang yung mga karepa, nakapagpadala naman tayo sa may Pinas. Nang nakaupo nang ako, ito na yung itsura ko. Pagod na pagod. Habang di pa umalis yung trend, sumilip mo na ako sa labas. Pag ganitong oras pala, ay uwian talaga. Sinilip ko na rin yung orasan at ayun, 15 minutes na lang, aalis na rin yung trend na sinasakyan natin. At sigurado mga karepa, mga saktong alas 5, nakabalik na kami sa may accommodation namin. Lumapit na nga sa amin yung conductor para i-check yung aming mga ticket. Alam nyo ba mga karepa, gusto kong matulog sa may trend. Kaso nga lang, di ko alam kung ba't di ako makatulog. Kaya eto, tingin na lang ako sa may labas. At sa wakas nga mga arepa ay nakarating na rin tayo kung saan tayo naghintay ng tren kanina. Pagkahinto nga ng tren ay bumaba na kami kaagad. At syempre, mag-shortcut na naman tayo mga arepa. Ito lang kasi yung daanan namin para mas mabilis makapunta sa may train station. At kung dadaan ka naman sa may simentadong daan, mahihirapan ka dahil sobrang napakalayo talaga. Okay na mga arepa, nakabalik na rin kami sa aming tinutuluyan at inuuwian. Maraming salamat po sa panonood mga arepa.